Oh, yung actually, oh, i-plug na natin ang tuluyan yung company nyo, JC. Oh, yeah. Sa mga gusto mag-web ng web development, kung gusto nyo, apply kayo kay JC. May solid yung training program nila for newbies. I-ano ko na guys, patungan ko na ng konting sinabi ni Rem. Yeah, right now, medyo nahinto yung collaborations kasi we are building a platform. We are using our brand na yung where to. Meron kaming where to up dati, eh, where to go. Then we are building this where to learn. Actually, this will be an internal use software eh, para lang ma-manage namin yung mag-gustong mag-lead ng collaboration, saka yung mag-join. So, meron kami Discord wherein ipopost namin yung mga where to collaboration, so where to learn. Then, doon, mag-join. Like, mabibigay yung link, yung Zoom or Google Meet. Then, yeah. Pag ako yung magtuturo, it's going to be free. Okay? Ako magli-lead. Actually, hindi naman sobrang formal na. Tapos live lagi. Then, thing is, medyo li-limit natin. Like, for example, isang session is 15 lang or 10. Kasi tatanungin natin talaga. Iisasabihin natin sa nagli-lead ng collaboration. Isa-isahin. Eh, natutunan mo ba? Na, medyo na-guess mo ba to? Ganyan-ganyan. Hindi quantity, no? Ano tayo, no? Medyo quality over quantity tayo. Pero marami namang collaboration. Ganun. So, ganun. Right now, ano lang. Wala kami, lagi may nagsasabi na maybe we can monetize it. Wala sa isip ko i-monetize yun. The thing is, maybe that time will come. Pero sa ngayon, kung ako yung mag-lead ng collaboration that is free, then kung galing sa loob ng company, like yung mga previous na na-mentoran natin, is magkuturo din sa collaboration, we will pay them. Kung magkano yung yung time na nais na na time na nilagay nila doon para gawin yung collaboration na yun, and then yung time na habang dinideliver nila yung collaboration during the live chat, so babayaran namin yung lead. Pero we are hoping na free din yung, I mean, hindi, we're hoping. It is free. It's going to be free. Yung mga mag-join. Ganun. Hindi pa live yung software. Plano na namin before Christmas. Kaso nga, may pumasok na isang project. Nantala na naman. So we are hoping na ma-release na ito sa January. No? Ipo-post naman natin sa ano, sa tech ano. Yeah, invite natin si Rem pag kinaya natin yung re, ano, yung ano rate ni Rem, so magturo sila ng ano, Grabe data scientist doon. That, yeah, we are going for nee, we are going to pay, we are going to pay the lead, yung magli-lead ng collaboration. We are calling it collaborations kasi nga alam mo yon, kasi mag-uusap kayo eh, hindi naman to parang teacher student na timing lang lagi si student or Udemy na papanoorin mo na lang, re-replay ka na. Hindi. So, mag-uusap, then may Discord support, community support, pag-uusap-usap doon or sa Facebook, somewhere. Yeah, ganun. Ganun yung where to learn. Then, yeah, isa sa mga magiging ano namin eh, like, kunyari, umaten ka, nakumpleto mo, magkakaroon ka ng simple badge na verified ka na ng CNC, ganyan. Where to learn, verified ka. So, may listahan kami noon, so pag gusto mo ng project, madali na may makokontak sino yung mga ano. But the thing is, hindi nakalock sa amin. Hindi ibig sabihin umatin ka doon ng libre, doon ka na, no? Hindi ganoon. So, thing is, yeah, walang mga band or restriction. Then later, the plan is yung mga atin doon, tatanungin natin kung gusto nilang mapaskill yung profile nila publicly. Magkakaroon kasi ng where to hire. Okay? Magkakaroon ng where to hire na website wherein naka-public, then pwede kayong kontakin ng mga CTO or CEO or recruiters, ganyan. So, ganun. But again, wala kami doon. Ano? Hindi nakalock sa amin. Thing is, yeah, itong dalawang where to learn and where to hire na gagawin namin is, this is medyo ano to, medyo kawang gawa. Okay? No? So, we will pay for the hosting and yeah. Pero ano, for example, may magtuturo na hindi, walang kinalaman sa programming. I mean, where to learn it? Kasi baka gusto mong magturo paano magano.
paano magtanim, ano? Kunyari, paano mag-hydroponics, no? So, pwede doon, no? Mag-chat kayo. The thing is, syempre, wala na kaming kinalaman doon. So, kayo na lang mag-usap kung gano'n. But yeah, yung mga courses mapupunta doon, ala parang ano, parang UI ng Pinterest, parang ganyan, masonry UI, parang ganyan. Then, release namin sa January. Then, may nagtatanong yata, mamaya mag-send ako ng invite sa Discord namin. Sa CNC, Holden Clark IT Solutions. Yep. Ganon guys. Yeah, kasi nga, yeah, number one mission namin ng company, sa company is to develop, train more Filipino quality developers. Yun lang. Tapos, pay it forward. Kumbaga, gawin nyo rin sana sa iba, no? Kumbaga, kung may nagpapaturo, turuan din, di ba? Parami tayo ng populasyon natin. Yeah, tayong mga developer. Ganon. So yun, in-house project yun, yung Word2 brand. Pero meron tayong mga clients din from abroad and local. Yep, ang haba na nang kinuha kong airtime. Pasensya ka na, bro. Thank you, Rem. Okay lang yan. Yeah. Hindi ka nagpapalungan dyan. Thank you very much. Sina Marisa, yun. Yes. Yeah, si Marisa, ang galing na yan sa Kubernetes. Ako nga, di pa marunong mag-Kubernetes eh. Nagma-microservices na yan si Marisa. Lakas. Mag-run lang. I mean, diyan naman lahat nagsisimula. Wala naman pinanganak na magaling agad eh. Yeah. Just a matter of time. Kung gaano katagal, wala ding madalian, di ba? Sabi nga ni Rem kanina, di ba? Hindi naman niya na ni... Ang tag doon? Hindi siya sprint. Marathon siya. Sprint, oo. Marathon siya. Abanti lang. Alam mo yung pond, di ba? Sa chess. Hindi mo ma-atras yun eh. Tinti lang. Diba? Para ka lang pond, no? Parang pond lang sa chess. Yeah. Abanti lang na abanti. Whatever, no? Whatever happened. Yeah. Small step, dalawa, tatlo. Yeah. Tapos nga sinabi ni Rafael, galing nga sinabi niya, di ba? Actually, ganun ako. Apply lang din ako. Basta, di bali na ma-reject. Hanggang sa mahagip eh. Parang isa rin eh. Yeah. Magugulat ka na lang. Yeah. Andun pala. Pala yung kaano mo, kamatch mo. Yeah, thank you. Sorry. Pero ngayon nga, yung umpisa, nung parang mga first batch ng pre-code camp Manila, wala kaming president eh. So wala tayong ganito. Wala nang ganito eh. So nung nare-reject ka, medyo masakit din. But parang ano rin, through repetition, nasasanay ka, namamanhid ka na. Manhid ka na sa rejection, no? So ngayon, pag nare-reject ka, tatanungin mo sila bakit? Ba't ako nare-reject? Parang ganun na ngayon. Kasi you want to get that feedback na. Ano ba yung ginagawa ko? Mali? Anong kailangan nyo? Anong kailangan kong gawin para mag-improve? Parang ganun. Saka naranasan natin yung napakahabang application process. Dalawang buwan, isang buwan. Sa ngayon nga, thankful. Kasi nga, yung mga client namin ngayon is most of them, previous client ko nung freelancer pa ako. So, kumbaga, may garantiya na sila from me na ganun. Tapos, hindi na nila nire-require yung mga developers na ipapasok namin sa kanila na dumaan pa sa pagkatindi-tinding mga exam, interview, ganyan. Kumbaga, at least kahit paano, nagagarantor na ng company. Kasi nga, nagtrabaho naman ako sa kanila before. So, yan ba talaga eh? Parang gano'n, no? Yan ba talaga eh? Quality, ganyan-ganyan, no? Hindi nila kailangan tanongin yun. Kasi nga, sinasabi ko sa kanila na nagtitrain naman. May mga practice projects kami. And yung nakikita naman natin is, sa kanila is, talagang sipag, no? Talagang sinosolve nila, ganyan. Yun. Medyo natanggal natin yun, bro. Like, nung nagka-agreehan kami, like, yes ngayon, tapos after 2 days start na yung mga developers. Di ba? I mean, kumbaga, hindi na sila dadaan sa, ano mo yun, yung nade-depress ka pa kung tatawagan ka ba ng HR ulit o hindi. Di ba? Maghihintay-hintay ka pa, ganyan. So, halos wala nang ganun.
Tapos, yeah, habang naghihintay mga developers, eh, kaso nga naputol ngayon eh, yung practice projects. Mayroon kami mga paid practice projects wherein habang nagpa-practice project yung developer, binabayaran namin sila ng allowance. Hindi ganun kalaki, but may allowance. So kami nagbabayad habang nag-aaral ka, nag-training ka sa practice. Pero ngayon, wala pa kasing where to learn eh. Pagdating ng where to learn, babalik natin yung ganun. Yeah, para. Yeah. Ganun guys. Yeah. Yeah, para na tayo, di ba? Makilala tayo, nandarin tayo, quality tayo, mga Pilipino. Ah, yeah, yun nga lang. Sa ngayon, puro Pinoy muna. Sa Where to Learn, sa CNC. Dito sa TCS, talagang Pinoy lang muna. Kasi uniform. Oo, kumbaga, di ba kung meron kang dapat tulungan sa ngayon, is kapitbahay muna, di ba? Yeah. Lalayo ka pa. Tayo na. Oh. Pag okay ka na, okay na yung community mo, di saka ka medyo lumabas, di ba? Yun naman yun eh. Yep. Yun din yung dinarealize sa mga ano, ng mga companies na medyo pirapan yung process nila. Laking pera na nawawala sa kanila sa ganun. Nawawalan ka na ng talent kasi hindi naman siya talaga ano eh, hindi siya talaga foolproof na process eh, na porke ba bumagsak yan sa process nyo, hindi na yan suitable din exactly. Maraming na weed out na na magaling na developers. Totoo. May mga natututo na naman sila. Natututo na yung mga yan na unti-unti. Oo. Pero sa ngayon, medyo mahirap pa talaga yung iba talaga. Pahirapan nga talaga. So, sa mga nagano, kailangan mo na talaga maganda. Minsan napagkakatuwaan pa ng mga senior dev, no? Oo, may ganun yung... Oh, alam mo yung mag-interview sa'yo, apat sila o tatlo sila, tapos pinapanood ka, ganyan. May ano pa eh, may kasama ko, flex eh, parang nag-flex sa'yo eh. Magaling naman talaga kayo, senior kayo. Parang dito ako, junior ano ako, parang entry level pa lang. Ba't ganito? Diba? Ganito ba talaga sa trabaho nyo? It's not, siyempre, nagbabago na. Diba, minsan, yung solution na inaasahan, nakuha naman ng developer pero iba sa solution mo, di ba? I mean, iba sa solution ng senior dev. Yung senior dev, medyo tatamaan yung kanyang heart eh. Ay, ito ba? May kasamang ego eh. Ganun. Tao tayo eh, di ba? I mean, may ganun eh. Thing is, hopefully, mabawasan yung ganun, di ba? Talagang may lilitaw at lilitaw na ano eh. Mga talagang junior dev pa lang. Wala kasi kaming junior o senior sa company eh. We call them senior software developers or whatever, JavaScript developer, whatever they want, ano, they call. Meron lead siguro. But yeah, yung junior and senior, that's ano eh, that's relative eh. Diba? I mean, junior, senior ka relative to these guys, okay? Junior ka relative to those guys, tinitingnan mo sa mataas, di ba? I mean, yeah. Ganon. Pero, alam mo yun, yung tinatawag mo yung junior, minsan ano talaga sila eh. Parang boy wonder sila eh. Naalala mo yung yung tumapos ng pre-code camp ng ilang si boy? Apat, tatlo? Christian. Si Christian. Na nasa ano ngayon yun? Nasa pain din. Nasa ano nga ba siya? Yeah. Nasa next pain na ngayon. Oh. Yeah. Boy wonder yun eh. Di ba? I mean, galing talaga. I mean, nasalo siya ng mga ano eh, ng mga nag-i-interview na ano eh, na medyo maayos ang ano eh, tanggap nila na magaling talaga to. Boy wonder to. Anyway, yeah. Meron mga ganun na ano eh, nasasaktan eh. Nasaktan ng kanila mga damdamin eh pag ito ay mas magandang solution sa inaasahan nila. Yeah. Anyway, yeah. Meron naman din na alam mo 'yon, sobrang gatekeeping, 'di ba? Na-solve naman pero hindi sobrang ganda ng solution, talagang ano, no? Medyo mahigpit talaga sila, di ba? Oo, may mga ganun din. Sabi ko nga, yes, just a matter of time. Matter of time lang yan. Kumbaga, isa lang naman documentation na nakikita natin sa internet. Eh. Share mo. Kumbaga, kung yung definition mo ng mahusay is ganito, darating yung time, magiging mahusay din yung isang yun. Di ba? Yeah, pasensya lang.
Well, if you can afford to wait, di ba? I mean, that's the thing eh, di ba? Halimbawa kami, sa company, meron kaming kinikita kahit papano. Nilalaan namin yung pera sa pagbabayad sa mga nag, I mean, pagbibigay ng allowance sa mga nagtitrain. That time, we can afford na, di ba? Or we can afford na ilagay itong Where to Learn, magbayad kami, then this is a free software. We can afford na to sa mga bagay na to. Pero of course, mayroong mga ano naman na they cannot afford eh. Di ba? Na magbayad sa mga. So talagang hinahanap talaga nila yung golden boy talaga na nag-iisang napakahusay na. Ganyan. So the thing is, iba-iba talaga. Napakahusay na junior. Napakahusay na junior. Ano, junior na may parang 10 years na experience. Yung sabi ko, the first is gustuhin mo lang talaga. I mean, kailangan mong gustuhin eh. Diba? I mean, ano yung sarili mo na gagawin ko to, gusto ko itong gawin, then yep. And it's normal na mag-quit, no? Nung nag-aaral ako ng programming 2016, yeah, like I quit more than 5 times, ano? Bumalik na lang ako sa pag-ano ko. Paglalaro, pag-dota, ganyan-ganyan. So, kasing hirap eh. I mean, hindi mo gets eh. I mean, paano naging ganun? Tapos saan ko gagamitin to, no? Natin, naparan mo. Okay, hindi mo maparan. Naparan mo naman, hindi mo alam saan gagamitin. Nung magko-code ka na mag-isa, walang tinginan, hindi mo magawa. Pero yung nakapapanood mo sa YouTube, dumadalo yung code sa daliri nila. Ah, ang nakakalokohan, di ba? Yeah. So, magkukwit ka eh. Yeah, nagkukwit din ako, guys. Yeah, until yung something parang meron na lang satisfying snap na naintindihan ko rin siya sa wakas. Eureka moment yan. Naintindihan ko rin tong JavaScript na to. I mean, finally, naintindihan din kita. So, doon ko pala ginagamit. Yun, functions, functions after functions. Hanggang sa, yun nga. Kumbaga, yung sinasabi ni Marisa kanina, ngayon ko lang narinig yung term yung sequential global. Diba? Yun, may mga natutunan tayo. Yeah. Diba? sa simula, I mean, ako, hindi ako, ano, hindi, I'm not a natural, regular guy lang ako. Okay. So, tingin ko, I came from a sequential na naging, kahit pa paano, naging global na. Parang ganon. So, para magsisimula ka talaga sa point na aalamin mo talaga, susundan mo yung rabbit hole talaga. Hindi mo kayang gawin tong isang to pag hindi mo natutunan to muna, hindi mo natutunan talaga ano ka na, no? Search ka na, Google ka na. Nagsimula ka sa isang tab hanggang naging 200 yung tabs, no? Kasi hindi mo, yung pinakahuling tab mo yun yung pinaka basic, no? Yeah, and then you'll develop to be something like yung sinabi nga ni Marisa na global na I mean, global learner ka na, tipong nilatagan ka ng ganito, tapos pop. Okay, kaya mo na agad gawin, di ba? So, ganun, guys. Yeah, pasensya. If you can afford, no, na tiyagain yung mga bagay-bagay, I mean, meron kang resources ngayon, hinahayaan ka mag-aral ng kung saan ka man nandun, mga magulang mo, pera ka ngayon. Tiyagain nyo, pasensya. Darating din yung tutorial hell, kumbaga. Para sa akin, hindi ka makakaalis dyan. Eh. Nag-tutorial ka pa rin naman. Eh. Siya na lang aalis sa'yo. No? Hintayin mo na lang yung tutorial na umalis. Huwag mo na hintayin siya umalis. Kumbaga, ano, para sa akin, ito sa akin lang. Hindi ko na hinanap na mawala sa akin yung tutorial hell. Kumbaga, dumating nila sa point na yung tutorial hell na yung lumayas. Parang ganun eh. Parang ganun. I mean, yeah, hinahanap-hanap ko na siya ngayon. Nasaan ba yung energy ko dati na kayang-kaya ko mag-tutorial hell sa loob ng dalawang araw, babanatan ko yung 12 hours na yung tutorial sa Udemy. Ngayon, wala na eh. I mean, iba na yung focus mo eh. Minsan, pag bili ka ng Udemy course, may hinahanap ka lang na section. Oops, eto na yun. Pop. Tinira mo ng 45 section minutes. Tapos okay ang Udemy. Di ba? I mean, yung course na yun, 18 hours yun. Pero kailangan mo lang, ang nakita mo yung kailangan mo, 45 minutes. Tapos, di ba? I mean, wala na ako sa tutorial. Well, marirealize mo na lang yan eh. Hindi yan something na, pop, wala na, ano, gusto ko na, aalisin ko na yung tutorial hell. Parang hindi ikaw yung magdi-decision eh. Parang ganun yung nangyayari sa akin. So, yeah, it'll just come. I mean, kung kailan, hindi ko masasabi. The thing is, kung gaano kabilis ka makakarating doon, hindi ko rin masasabi. The thing is, sasabi ko is, parang pawn.
diretsoy mo lang. I mean, yeah, bante lang. Yeah. Kukwit? Yeah, try mo mag-quit. Yeah, siguro para mawala yung burnout, makapahinga ng konti. Okay. So, bante ulit. That's, ano, eh, ganun yun, ano, ganun experience ko. But I'm not sure kung ganun din sa iba. But yeah, sa akin eh, parang yung tinigilan kong dibdibin lahat ng mga bagay-bagay. Alam mo yun, di ba? Yung pressure, tanggalin mo. Di ba? Well, thing is, may trabaho ako that time. So, pwede magkaiba tayo eh. So, meron akong resources that time eh. So, nagkatrabaho ako ng 7 to 7 sa abroad, sa Vietnam. Pagka-uwi ko, nag-aaral ako hanggang alas 3 na madaling araw. So, the thing is, meron pa rin akong ano, may source of income ako noon eh. So, pwede magkaiba tayo ng sitwasyon. So, medyo matapang-tapang ako noon. Aralin, hatawin, everything. But yeah, sa akin. At so, lastly, kung may tutulong kami, yeah, message nyo lang yung page. Share ko mamaya. Or message nyo lang ako. Share ko lahat dito sa chat. Or sa tech career page. Sir Rem. Sa group ko. May tanong kanina kung may Discord group ang TCS. Wala. Kasi nagtatry kami dati kahit sa React.js saka sa FCC. Hindi nasusustain eh. Hindi ganun ka-reactivity. Karamihan ng tao kasi nasa Facebook. Sa Philippine setting, karamihan nasa Facebook eh. But I encourage yung mga, you know, para ma-expose kayo sa international scene, sali kayo sa mga Discord na ano, ng mga learners. Yung mga, ano dyan, yung mga willing tumulong din. Mas maganda yung ano nila kasi global. Hindi lang Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, admittedly, yung opportunities dito, hindi pa ganun kalaki sa mga career shifters. Hindi sila ganun ka-open. O yung mga mas open yung mga global companies, startups. Yun, mga foreign employers ka, palay yun eh. Palay foreign employers eh. Never akong, although may mga ngayon, may mga nag-reach out na, but because may experience na ako. So, yung mga local employers ngayon, syempre, reach out sila sa'yo. But, ang problema naman sa kanila, usually, mas maliit na yung bigayan kasi local sila. Hindi sila, wala sila sa global scene. So, medyo disadvantaged talaga sa mga ano. Medyo ironic nga eh. Ironic ang local scene. Na gusto nila ng mga experience na. But they can't give that, ano, most of them can't give that rate na binibigay ng mga global or international na startups and companies. Tapos ayaw naman nila magbigay ng chance sa mga career shifters. So ito, bigyan mo chance yan, mas mura to. Kaya, hindi ganun kamura, pero ano, bigyan mo chance yan, mas i-develop. Then makakalaban ka sa mga ano, makakalaban ka sa global scene. Eh, currently parang hindi pa nila nakikita yun. So sayang, walis si ano, si Sir ano ka na kanina sa recruit day, Sir Joel Abalon. I'm for sure alam nila yan, nakikita nila yan kasi mga clients nila usually is foreigners din. Siguro may mga local clients din sila, but the market is shifting, lalo na ng pandemic, nag-open up lahat sa remote work. So, yung opportunities for remote work, tayong talent base na nasa Pilipinas, we are open globally. So, narinig ko yung karamihan sa inyo, yung nahihirapan din na nare-reject. Doon lang yan. Apply lang ng apply. And, look globally na. Kasi most, sa mga narinig ko rin dati, nag-a-apply sila sa locals. Local companies. Local companies are bihira dyan ang open sa career shifters. Meron mga mangilan-ngilan. Yung mga conglomerate, medyo nag-open up na sila. Medyo nakikita nila yung value. But yung karamihan pa rin sa mga local companies, hindi pa ganun ka-open. So, look global. Global market at tignan mo. Mas malaki. Mas malaki talaga ang opportunities. Even in data science, I think. Medyo hindi ako familiar sa data science market, but I'm sure malaki rin yung ano dyan. Malaki rin ang opportunities sa globally, sa labas ng Pilipinas. And I have one tip.
bukas ko yung Twitter. Create ko yung Twitter account. Dahil ang dami sa Twitter na, ano, na nakakuha ng trabaho sa true tweets. Medyo, ano, medyo mapalit eh. Unorthodox. So, lagi ko sinasabi, learn publicly. Kasi while you are learning publicly, nakikita ka ng mga tao eh. Marami dyan, mga nag, ano, mga recruit, ano na, medyo advanced na yung, ano nila, yung way of recruiting. Hanapin ka nila sa mga social media accounts mo. So, you don't have to look for them na. If you're learning publicly, they will look for you. They will find you. So, yung mga nahihiya dyan, di ba, nag-reach out through PR, through private messaging, I suggest reach out through them, to them through ano, through public space na. Pakita nyo sa mga tao na nag-aaral kayo, na nag-try kayong mag-shift into tech or shift into data science, web development, ano man yan. Gawin nyo yan publicly. Pakita nyo. Oh, hello? Hello? Yeah. Bago tayo dating si James. Hi, James. Hello. Yeah, so yun. Yun nga, kahit dito sa Tech Career Shifter Philippines, sa group natin, ako personally, aminin ko sa inyo, lagi akong tumitingin kung saan ako kung may bagong talent ako nakikita. And I've reached out to some, ano na, kunyari, may opportunity na dumating sa akin, tapos may nakita ako na parang bagay dito. Binibigay ko. So, if I see people na, you know, learning publicly, sinusubaybayan ko yan. On a personal level, I do that. Kasi, you know, you don't know, baka may mga kailangan ko. Actually, kahit ako, minsan mga kailangan akong develop. I know who to reach out na kasi I saw this guy learning. Nagtatanong siya doon sa group, sa React.js, sa Freepodcast. Nagtatanong siya, medyo masipag siya. Tapos, you know, kailangan ko lang develop. I reach out. So, maraming katulad ko na tingin sa mga ganyan. So, don't be shy to post questions. Kahit na sa tingin nyo, sobrang stupid ng question nyo. There's no stupid question. Only, ano, the only stupid question is the are questions that are left unasked. Diba? Hindi nyo tinanong. Hindi yung stupid question. Kasi hindi mo tinanong. Hindi siya nasagot. So, that's a wasted opportunity. So, ask that question. Di pala niya kung mabara kayo or anything. That's just words. Diba? Okay, matapat. Kung binara kayo, huwag nyo lang pansinin. Bahala na yung mga admin dyan. I-post niya lang. Then, may mga sasagot dyan. Okay, matapat. So, yeah. Open tayo sa questions. Any more questions? Ayun, pinost na pala ni JC yung ano, yung Discord niya and yung Facebook page. Reach out lang tayo sa kanila. Yeah, yeah. Hello. Yeah, James. Yeah. You have a question? Yeah. Yeah, go. So, kakasimula ko lang rin. One year. Kaso, sa app dev naman, yung role ko. Then, yun nga parang, I think, yun nga, nalibago ako sa mga tasks yung gano'n. Then, ang iniisip ko is, ang in-expect ko kasi sa role ko is more on data analytics, di ba? Kasi ibang-iba pala yung role ng app dev. To be specific, app support. Yun lang. So, ngayon, try ko mag-shift sa data, yung more on data, sa data analytics, ganun. Or, ano ba? Or being a data engineer. Yung kinuha ko na rin yung suggestions niya based sa previous post ko dati. Parang hindi kasi nakakatuwa yung hindi rin kasi ako natutuwa sa job ko ngayon. Okay lang yun. So, yeah, I know. So,
Ano yung tingin niyo magandang tools? Kunyari, for example, mag-start ako sa data, as in data engineer. Actually, may nag-offer na rin sa akin ng job na as a data engineer. Tapos, ngayon pinapakuha lang ako ng mga materials or just bago ako mag-start. Then, yun nga, magre-resign na ako dito sa current role ko as an Optiv. Anong tingin nyo magandang fundamentals? SQL given na yun. Ako actually si ano may sinad si Miss Marisa about Sparta. Kung hindi kayo familiar sa Sparta, it's an initiative of the OST to create data professionals sa Pilipinas by giving online courses for free. Free po ba? Yeah, it's free. I think hanggang ngayon free pa rin. They have a number of scholarships to give. So you just have to apply, then bigay naman nila sa iyo. Sagot ng DOST. Okay. But I think that's a longer road to it's a longer road to take. But it's highly I highly recommend that. Nakita ko yung curriculum. Medyo maganda nga. Then about the tools. Currently ako nag-aaral din ako about data science and machine learning, but not for ayoko mag-shift sa data science actually. Gusto ko lang siya maintindihan. I envision myself doing some things in data science and machine learning. Things that I've come across are, you know, Python. Given na yan. Ano nga ba yung library na ano? Tingnan ko yung notes ka. Okay. If you guys have any more questions, sige lang. Go lang. Habang inaano ko itong notes ko. Notion. Medyo bagal.